Hello mga kachambular! Welcome back to my YouTube channel. Nagbabalik na naman po ang inyong kachambular sa ka-emehan at hanas at ka... wala lang. Makakuda lang talaga. And before I start my vlog, please don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell. I guess for this week, mangungusina muna tayo. Ano po mga kachambular? So for today's vlog, ang gagawin natin is yung paborito nating kainin nung mga kabataan natin tuwing umaga. Hindi mawawala yan. Alam nyo ba yan? Kung ano? Kundi ang taho! Balo! No, taho lang. Nag-iingay na naman po ako. Sabihin naman ng kapitbahay, ano naman itong ginagawa ng mga hinayupak na yan sa bahay niya? Nag-iingay na naman ako. Maikli lang tong video na to kasi gagawa lang naman tayo ng taho. At saka yung mga kailangan nating ingredients is napaka-easy. Punta lang kayo sa Asian store, any Chinese store, whatsoever. Especially for those people na mahilig sa tofu. Ayan, lalo sa taho. Gusto ko yung taho, hindi. Pero ayaw kumain ng everyday na taho. Kasi ang sabi, nakakapagpalaki daw yan ng boobs. Nakakapagpalaki daw? Ba yan? Hindi lumaki yung aking boobs. Wag na. So sa mga Americans, ang tawag siguro nila dito is... taho. Antaray! Taho. Ganun. So tama na nga ang aking mga pagkuda, mga kachambular. Simulan na natin. And then I will tell you the ingredients. Very simple. So for the ingredients, we need brown sugar. Martin, sugar. Ganun talaga. Tapioca pearls. Tofu. And this tapioca pearl na ginagamit sa mga milk tea kasi mabilis na magpakulo nito tsaka para may nangunguya kayo. Ayan. So, simulan natin. First, mga kachambular, gawin muna natin ang Arnie Ball. Sa American, Arnie Ball. Ang arte! Arnie Ball! Ayan. So, konti lang yung water. We just have to dissolve the brown sugar. Ganyan. Para maging caramelized sugar. And then while waiting as well, pagpakulo na rin tayo ng tubig para dun sa iinit nating tofu. Ipapakulo na ako dun sa isang pot para sa tofu. So once the caramelized sugar is done, pwede na kayo magpakulo ng tubig for the tapioca pearls. Next is ilagay nyo na yung tofu sa mainit na tubig. Pwede nyo rin namang hintayin niya lang for 3 minutes or 5. Basta uminit lang yung tofu. And then you will set it aside. Ayan, ready na si tofu. And then, pwede na natin siyang i-transfer sa baso. And now, it's done. So, you can start putting your sago. Ayan. Pwede natin ang sago. And then, yung maliliit din na sago. I like tapioca pearls. And then, lalagyan na natin siya ng caramelized sugar. But it's up to you guys kung gusto nyo ng mas matamis or hindi. So, tikman na nga natin mga kachambular kung anong lasa talaga ng taho. Ayan. I-mix-mix natin yan. Talagang pangmalakasan to. Especially, kapag nakatira tayo sa abroad, namimiss natin yung mga food na nakalakihan natin. Diba? Tikman natin. Mmm! Lasang taho talaga. Pwede na siguro ako magbenta dito sa building.
Sigaw-sigaw ako dito ng taho! Ganun! Sigaw-sabuhin na rin ako. Ang sarap! Mmm! Hot! Subukan nyo ito mga kachambura. And for those of you naman na gusto yung hindi mainit na taho, you can just put it in the fridge for like 10 minutes or 15 just to chill. Ayon. So once again, ito na naman po ang inyong si Kachambular. Sa susunod po na vlog, magsama-sama po tayo. Thank you for watching at sana may natutunan kayo dito sa aking pag-anash at mga pagkula dito. Masarap yung taho. Try nyo din sa bahay. Anyway, stay safe and stay awesome mga Kachambular. Woo! Bye! Ah! May gumaganon na rin ako. Nakikigaya lang ako ng ganun, oh. Oh, oh, oh. Sige, bye! Siya nga pala, before I forget, nakalimutan mo sabihin nga pala. Shut up nga pala. Shut up! Shout out nga pala kay Sam Paller na nagbayad na ng utang. Sabi niya, i-mention ko daw sa YouTube ko na nagbayad na siya ng utang. O sa mga kami may pagkakautang sa inyo, mga kachembolar, gamitin yung YouTube na instrumento para maningil ng mga may mga utang dyan. Oh, ganun! Nagbayad na si Sam Paller. Bye!